Yun nga, no, kabuhayan ito ng mga drivers, no? Kaya lang, pag hinayaan nyo namang tumaas ang pamasahe, sapul naman ang buong bansa. Eto na, pagtaas ng krudo. Sa amin, dito sa lugar namin, 82 na. Kaya dito na lang ako sa loob ng bahay. Sa kabila ng sunod-sunod na oil price hike, wala pa ring desisyon ang Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board ukol sa hirit ng ilang transport group na dagdag pasahe. Mahirap kasi itong problema na to, no? Yun nga, no, kabuhayan ito ng mga drivers, no? Kaya lang, pag hinayaan nyo namang tumaas ang pamasahe, sapul naman ang buong bansa. Eh, tatandaan po natin yung mga namamasahe din ng jeep. Eh sila din yung medyo kulang. Ang laki na ng problema natin dyan kasi hindi solusyon yung tataasan lang ang pamasahe. Para sa akin, hindi lang yun. Do-double problem tayo pag tinaasan ng pamasahe. Kasi maapektuhan yung mga nasa baba nating mamamayan. Yung mga sila naman yung walang pambili ng kotse, walang pambili ng motor. Hindi na solusyonan ng problema. Inilipat mo lang. Okay, ang problema alisin sa driver. Ilagay sa mga namamasahe. Oh. Parang ganun lang ang datingan niyan. Kaya palagay ko dapat mag-isip ng mas malaking solusyon bukod dyan sa pagtaas-baba ng pamasahe. Hindi masusolusyonan yan kahit stahan tayo, kahit itaas mo ang pamasahe. Yung problema ng Pilipinas, ganun pa rin. Kailangan lang mas magaling pag-aaral patungkol dyan. Hindi po sa kinagalit tayo dito sa mga drivers na to, no? Pero iniintindi natin ang buong mga mamamayan. Siyempre, ayoko sa band-aid solution eh. Ayun, siguro ayuda sa drivers, no? Or magkaroon ng pagdating sa gasolina, mas mababa sa drivers. O kaya bayaran yung na 23 billion. Wala akong maisip na paraan kung hindi bayaran niya 23 billion na yan eh. Bakit? Kasi pag nabayaran niya 23 billion na yan, ha? Pwedeng ikalat yan na para bumaba ang gasolina ng mga namamasada. Kahit man lang yung namamasada, maibaba nila yung gasolina na pagpapakarga. Ibaba ng 20% dahil meron namang pagkukuna ng 23 billion. Pagkabayad ng 23 billion, saka pwede na singilin yung 203 billion. Bayad na yung 23 billion eh. Yung 203 naman, saka na natin isunod. But seriously, bukod dyan sa 23 billion na yan, ha? Kasi, ano naman, ha? Realidad lang tayo. Sa realidad, ha? Hindi ko sinasabing tama, ano? Pero, ako kasi nasa reality, eh. Maling hindi bayaran yung 23 billion, pero maging makatotohanan din tayo. Malabo na yan. Asa pa kayo? Malabo na yan. Kaya hamanap na lang ng ibang paraan paano maibababa yan. Oh. Ang piston naman, nagsagawa ng kilos protesta kanina sa isang gasolinahan sa tapat ng LTFRB sa East Avenue sa Quezon City upang kondinahin ang anilay kawalan ng aksyon ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, kulang na kulang ang fuel subsidy na ipinamamahagi ng pamahalaan para tulungan ang mga naghihirap na tsuper. Miyembro ng kanyang economic team. Ayan! Ito na. Pinulong na ni Marcos ang kanyang economic team. Lumabas na si Marcos. Ay nako, okay na. Ito na si Marcos, hinahanap natin. Nahanap na ang katawan ni President Marcos. Anong katawan? Hindi yung ano, yung kanyang katauhan. Nahanap na ang katauhan ni President Marcos. Oh, ito, pakinggan nyo ha. Lumabas na si Marcos. Oh, labas mga tanso. Andyan na yung mga yan. Mag-iisa-isa lalabas na yan. Pinangunahan niya ni incoming Finance Secretary at BSP Governor Benjamin Diokno. Kasama sa pulong sina... Oh, ayan oh. Ano sinabi mo dyan, President Marcos? Nakita na ang katawan ni Marcos. Ay hindi. Yan. Ang katauhan ni Marcos, nakita na. Namnamin nyo yung video na yan. Ha? Baka next week na ulit lumabas yan. Weekly yan eh. Tagpuan na ang katauhan ni Marcos. Ay. Secretary Amina Pangandaman, incoming Socio-Economic Secretary Arsenio Balisakan,
Incoming Labor Secretary Benvenido Laguesma, Incoming Public Works Secretary Manny Bonoan, at Incoming Executive Secretary Vic Rodriguez. Kabilang sa mga pinag-usapan ay kung paano palalaguin ang ekonomiya matapos itong padapain ng COVID-19 pandemic. Yun na yun? Seriously? Ako ba ang kulang sa research? Yun lang. Hindi nagsalita si Marcos? Ano yung photo op? Baka pictorial lang naman yun. Pambihira ah. Serious. Yun lang ba talaga ginawa ni Marcos? Wala siyang sinabi. Patungkol dito sa hindi humarap sa camera. O kung ayaw niya sa media, humarap man lang siya sa vloggers. Ang sinabi? Pictorial? Marcos? President Marcos, pictorial yung ginawa mo o meeting? Nagbibintang, nagtanong lang, meeting po ba yan? Ginawa niyo President Marcos o pictorial? Tapos next week ka nalalabas, Tuesday? Pictorial ulit? Nagmukhang dancer tuloy sila, Attorney Vic dyan. Oh. 6 na taon tayong ganyan. Ala ko ba itutuloy niyo yung gawain ni ano? Ba yung napasok mo, Vice President Sara Duterte? Kitang-kita mo kung paano magtrabaho yung tatay mo. Kung gaano ka strong president yung tatay mo. Kung gaano ka workaholic yung tatay mo. Ano ba yung nalipatan mo, Vice President Sara Duterte? President Marcos, hindi po tayo nagbibintang ha. Kasi hindi ko alam, baka kulang ako sa research. Baka mahaba ang sinabi mo at yan lang ang tinamaan ng GMA. Yan lang nakuha ko. Pero mali ako, sorry. Pero kung tama ako, President Marcos, ano ba naman yan? Pictorial ba yan? Hindi...